nakakambit sa motor mo yun, tapos nagbiyahe ka, nahuli ka na LTO, di ba? So, ang laking multa nun, no? Baka hindi ka na makauwi. What is up guys? Welcome to my new YouTube channel. This is John Moto Vlog and welcome sa aking pangalawang video. So guys, meron naman na siguro kayong idea kung ano yung pag-uusapan natin today, no? Yes, it's about modification. And this is my MIUI 125, ayan. So wala kasi akong motor o wala akong mahiraman na motor. At yung motor ko na kukunti lang ang minodify ko dyan, wala rin akong mahiraman talagang motor na punong-puno ng modification, no? So yung pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pinagbabawal ng LTO ng mga modification. So itong mga nilagay ko dito sa aking motor, yan na mga modify, lahat yan legal yan, pinaharan ako na LTO, region 3 man yan, kung anong LTO pa man yan, hinarang na rin ako. Wala naman ako naging violation o binayolate na pinagbabawal nila. So kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag like and subscribe sa akin channel, mag comment din at pindutin ng bell para sa mga susunod na aking vlog, ikaw ang unang makakapanood ng aking video na i-upload, no? So umpisa na natin ang topic, let's go! So bago tayo mag-umpisa guys, gusto ko lang linawin sa inyo ano ba ang modification law. Meron na kayo pa-flash sa screen kung ano ba yung modification law. Ayan, i-pa-flash ko sa screen. Ayan, pakibasa na lang mabuti. So ayun guys, pakiintindi na lang English yun. Wala akong mahanap na version na Tagalog nun. So from LTO yun, 2010, ina-approve yung memorandum na yun. Unahin natin yung modification dito sa shock. May pa-flash ako sa screen dahil wala akong modification dito sa shock. Kung may pa-flash ako sa screen, tingnan nyo kung ano yung tsuring pinagbabawal ng LTO pagdating dito sa baba na to. So yun, nakita nyo, meron sila nilagay dito sa may axle cap, yung ehe na tinatawag, kabilaan yun. So guys, may huli yun, 5,000 yun sa LTO, yung ehe na yun, no? Pwede mo compromise na magkasop accident natin yan. At yung LED lights ka, bilag natin before na yung LED lights bawal ilagay dito dahil matatagtag yon, pwedeng malaglag yon at maging cause of accident natin. So yun nga yung mga pinagbabawal ng LTO, no? Yun yung mga isa sa mga pinagbabawal ng LTO na kung bakit bawal, anong dahilan ng bawal. Kasi nga pwedeng maging case of accident natin yung paglalagay ng modification diyan sa part na yan. And yung also yung caliper, ito yung stock, no? Ito yung stock na caliper, hindi ko binago. So walang huli yan guys, stock yan. So may huli din diyan sa ganyang part, teka lumalabo. May huli din sa ganyang part pag nagpalit ka ng caliper. Modification pa rin yung guys, 5,000 agad diyan. At yung dito sa may crossbar, yung dito yung nilagay na crossbar sa may handle. Pagdating naman sa handlebar guys, mahigpit talaga dyan. Bawal talaga ihilaw dyan o kung anumang pwedeng maraming lagay na burloloy dyan. No, meron lang pa-flash sa screen na tinatawag na crossbar. No? Ay, pa-flash ko sa screen, pakitignan mabuti kung ano ba yung bawal at yung pwede talaga na dapat ilagay lang. So yun guys, nakita nyo naman kung ano yung tsura nun, di ba? Kumpara mo dito sa walang burloloy na ilalagay mo dyan, ayan. Ang pinaka-modification ko lang sa aking handlebar is this, itong cellphone holder. So legal naman yan guys, hindi mo naman kailangan maglagay ng maraming burloloy dyan. Ano ba yun, maglalagay ka ba ng maraming camera doon? Maglalagay ka ba ng kung ano-ano doon? So modification yung guys, no? Hindi ako basher sa mga mahilig mag-modify. I respect that modification, pero inuhuli yun guys. Hindi naman natin sila mapipigilan kung may pang-modify sila, di ba? Kasi ilig naman nila yun, di ba? So kung binasa niya mabuti yung pinasyo sa screen na memorandum na LTO about modification, so maintindihan niya lahat ng sinasabi ko kung ano ba yung pinapoint out ko dito sa vlog. Hindi naman natin silang pwedeng sisihin yung mga mahihilig mag-modify na tinatawag na Aphroditis, no? Hindi naman natin sila masisisi, syempre pera nila yan, no? Mas okay na nga yung nagmo-modify, tagpapaganda ka ng motor kasi naman pambili mo ng kung anong-anong hindi naman mahalagang bagay, no? Kung saan ka masaya, go lang, no? So well, guys, kailangan natin sumunod sa mga pinag-uutos o pinatupad na batas ng LTO. Lahat ng magiging violation mo sa motor, halimbawa na para ka, lahat naman nabanggit ko kanina, kung lahat yun meron ka, hindi naman per ano yan eh, hindi naman per piece yan eh, no? By ano lang yan, pag halimbawa may modification ka sa motor mo, kahit lahat siya may modification, no? 5,000 lang yun guys, hindi naman siya agad lahat. Kunyari, dito sa may handlebar, tapos dito sa may axle cap, hindi naman 10,000, ano lang yun, sa buong kabuuan ng modification mo, 5,000 lang yun guys. Hindi kayo pwedeng hulihin ng halimbawa 1,500 dito, 1,500 dito, bawal yung guys, no? So dapat alam niyo yung dapat may paglaban pagdating sa mga modification. Pwede niyo ipakita, pilas nyo sa screen kung ano yung pinagbabawal nila at kung magkano ba yung dapat nilang bayaran lang.
So dito naman tayo sa may handlebar, mayroon akong pa-flash sa screen na yung may ano dito, handle dito. Pa-flash ko sa screen kung ano yung tsura niya. At ito ay pinagbabawal din ng LTO. Kung titignan mo naman talaga, pagka nasa implant ka doon o kaya nasagi ka dito sa part na to, kaya dito sa kabila, pwede talaga maligtas yung kamay mo doon na hindi pwedeng hindi ka mababalian, ano, hindi ka masusugatan, no. Pero guys, may huli talaga yun, 5,000 kaagad yun sa LTO, no. So this is yung original na itsura, which is ito yung stock, no. Ganyan lang yung in-approved ng LTO na dapat kon yung nandyan lang. So hindi mo na kailangan pwede pandagdagan ng kung anong bakal yan. So kung ako tatanungin, parang gusto ko nga rin talaga maglagay nun, pero bawal talaga yun, guys. Pwede rin kasi maging cause of accident mo din daw yun. At ayun, may huli talaga yun pag nakita na LTO yung meron ka nun. At syempre, meron din tayong modification sa side mirror, no? At least 4 fingers dapat lang yung ating side mirror. Hindi pwedeng lumagpas dyan o mas liliit pa dyan yung ating side mirror ng motor, no? May modification din yan, 5,000 din yan, automatic modification kaagad. So sana sa LTO, masasabi ko lang din doon sa mga small changes ng pag-modify. Sana naman sa small changes, pagbigyan na nila, small changes lang naman yan. Kaya mas maganda siguro, mas linawin pa nila o linisin pa nila yung modification lo na yan. Sa mga simpleng bagay lang naman na pag-modify, bakit pagbabawa lang ka, di ba? So dito na naman tayo sa footrest ba yun? Tiyatabag, pa-flash ko sa screen kung ano yung itsura nun. So ayun guys, nakita nyo, parang transformer yung itsura nya, di ba? Ang angas. Actually ako talaga, pag nagbebehay ako, minsan may karga ako dito sa motor ko na bag, no? So wala pa kasi akong GB box. So ayun, hirap na hirap yung pa ako dun, hirap na hirap pa ako dun, ngawit na ngawit ako, tapos may back ride pa ako, no? Kung ako tatanungin, kailangan ko talaga yun, pero wala guys, modification din yun, 5,000 din sa LTO yun. Masasabing overbody siya kasi hindi siya, mo-compromise talaga siya na extended body siya, kung tawagin ba. Pati dito sa may tapakan ng backride, no? Pag pinalitan mo ng stainless yan, may huli din yan, 5,000 din yan. Parehas na ito nga, stainless yun o bakal, pwede din mag-cause of accident mo yan na pwede kang madulas doon, no? So ayan, kung makikita nyo guys, wala akong nakalagay na GB box dito. So meron din akong pa-flash sa screen kung ano ba yung pinagbabawal din ng LTO pag naglagay ka ng GB box. Bawal yung paglalagay ng GB box na yun. So ipa-flash ko sa screen kung ano ba yung pinagbabawal na yun. So ayun guys, nabawal yung nandito, mayroon extended na stainless o bakal dito. Matatawag na extended body yun, no? Pwede rin maging cause of accident natin yun. Matibay man siyang tignan, pero pinagbabawal ang LTO yun. Kasi nga, extended body yan, no? Hindi siya mapapansin na stock, no? Nandiyan na talaga yun. So extended body talaga siya. Hindi naman talaga bawal yung GB box guys, no? Meron din kasi mga nayalagay dito na monorack lang, monorack, tapos GB box, no? So yun nga rin talaga yung plano ko, maglagay din ako, no? So ayun, yung monorack na yun, mas magandang tignan. Siyempre, pag may GB box ka na may lalagyan ka ng gamit, pwede pa sumandal yung backride mo. So, yun lang naman yung bawal pag naglagay ka ng GB box na mayroon kang maglalagay na extended body na bakal dito or stainless. No, bawal yung guys. May huli yun, 5,000 kagad yun pag may ganun nga yung modification. So, dito naman tayo sa rim size. Ito yung stock, no? Ito yung stock ng Mio ko. Yan. So, 14 ang sukat yan. Yan. Pati dyan, guys, bawal din maglagay ng rim set dyan o palitan mo ng rim set dyan. Kailangan mags lang ilalagay mo dyan. Pwede naman rim set. Basta same size lang, hindi lalagpas sa 15-16. So, ito yung stock 14. Walang huli yan. Kung magpakapalit ka ng X-Speed mags o kung ano man mags yan, basta 14 lang. Hindi lalaki o hindi mas liliit. Walang huli yan, guys. Pero pag lalagpas o lumaki ka dyan, nung lumiit ang size na rim mo dyan, may huli din kagad dyan guys, matik yan, 5,000 yan. Hindi ako basher sa mga gumagamit ng rim set, pero imagine mo na lang, sa sobrang gaan nun, pwede maging cause of accident po rin yan. So marami nagkasabi, ba't nga ba sila nag-rim set? Bakit sila nag-rim set, no? Kasi mas magaan talaga ang bihamak yun guys, kumpara dito sa mags na gamit natin na stock. Magaan yun, at syempre mas okay ang arangkada dun, mas maganda pandulo dun, magaan yun. Pero guys, may huli talaga yung rim set pag nagpalit kayo ng rim set. Ang karamihan na nag-rim set lang talaga is yung nag-show, yung mga nag-show ng mga motor, di ba? So pagka pambiyahin nyo yung pang motor nyo, so huwag kayo maglalagay ng rim set, no? Hindi, para sa akin, hindi applicable talaga yun. Masyadong mag-aangin para sa motor mo. Lalo na kung ang motor mo kargado, tapos pabiyahe ka ng malayo. Oo nga, mabilis ang punta mo, pero ang alis mo, ang takbo mo. Pero para masyadong magaan yun, pwede maging cause of accident mo yun, madaanan ka lang na mabibilis na sakyan, na bus, pwede mo talagang ikalipad yun, no? Hindi naman ikalipad na, hindi naman OA. So magaan lang talaga yung motor mo, kasi magaan lang talaga. Hindi naman motor, I mean magaan yung pag-ikot ng motor mo,
mas maganda yung ikot, no? Mas mag-aanga. Pero para sa akin, itong pinagbabawal ng LTO, para sa akin, mas okay na. Mas linawin pa nila kung ano ba yung pinagbabawal nila, no? So, mga nasabi ko, guys, hindi porket na sinabi ko to, doon na kayo babasa. Basahin nyo rin yung flash ko sa screen, ipa-flash ko rin sa screen kung ano nga ba yung sinabi ko, pinag-usapan natin for this vlog. So, ayun nga, no? Yun yung nilabas silang memorandum noong 2010 hanggang ngayon naman ginagamit pa rin nila yan. Siguro para sa akin kung magmo-modify man tayo ng ating motor, pag nag-modify tayo, yung kailangan na lang natin, no? Huwag na yung sobrang daming modification, pero hindi ko kayo pipilitin na sumunod. Para sa akin lang, kung ano yung pinagbabawal, no? Iwasan natin yun. Kasi, kalimbawa nakakambit sa motor mo yun, tapos nagbiyahe ka, nahuli ka na LTO, diba? So, ang laking multa nun, no? Baka hindi ka na makauwi. Sa halagang 5K na modification, yari ka talaga dun. Kung about 5 naman, magtatanong kayo, meron tayong magiging topic dyan sa next vlog ko. Pag-uusapan natin ng mga about sa 5, kung ano ba yung pinagbabawal ng LTO dyan. Ilang decibel ba talaga ang maximum ng LTO? Shoutout nga para kay Joko, Jim, Jores. Thank you sa pag-susuporta at pag-comment sa akin channel. At shoutout nga rin pala kay Kuya Reed. Kaya na lahat, Reed for Speed. Kuya Reed, shoutout sa'yo. Sana supportan mo rin kami, sumusuporta sa'yo. Maraming salamat. Shoutout din kay Moto Pops. Salamat sa pag-suporta. Salamat sa pag-comment. Shoutout din syempre kay Ed Ride Moto Vlog. Maraming salamat sa pagpapahiram ng picture sa pinang-flash sa screen. Sa kanya ko rin pinanood yung modification law. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa pagiging inspirasyon sa inyong mga vlogger. Yun lamang, kayo gusto mag-shoutout, comment lang kayo dyan. Like and subscribe lang palagi. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless you all. So guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming sa panonood. Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. At pindutin ang bell para sa mga sunod kong video, ikaw ang una-una makakapanood. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa una kong video, meron na tayong 87 subscribers. Maraming salamat sa inyo. At tulungan lang tayo, suporta tayo tunay, huwag tayo plastikan. Lahat tayo dito gusto lang ay umangat. Iisa lang ang hangarin natin, ang magbigay ng kaalaman, magbigay ng experience mga nanonood sa atin. Kaya bigyan natin sila ng magandang video, di ba? Sumuporta tayo ng buong taos-puso. Huwag yung napilitan lang, huwag yung nakisama lang. Kundi suporta natin talaga kasi lahat tayo dito isa lang. Para-paras tayong isa lang ang hangarin natin. So maraming salamat. Hanggang dito na lang aking vlog. See you again sa susunod na vlog. See, peace, yo!